kapsat. Naimbagal daw itin Merkules. Malumanon dito yun. As usual, tatay bigat, aduki trabaho ngayon, marami tayo. Marami tayong trabaho ginawa. Pagkatapos kumain ng tanghalian, tara kong nantikin na nga po na dati Ilocano, di ba? Pagkatapos kumain, alagaan. Kung maglatag ka na dyan, matulog ka, mag-siesta ba? Ngayon, parang gusto kong kumain ng maasim. Tinignan ko yung puno ng mangga dyan sa tabi ng bahay. Wala na pala siyang bunga. Pati din yung suha, wala na rin. Anong choice? Wala na. Kalamansi na lang. Kalamansi na lang kaya. Meron naman yung dalandan, pero hindi pa siya pwede. Maraming bunga ngayon yung dalandan yun dun sa harap ng bahay ng labyanan ko, nila nanay. Pero, nung pauwi na ako, nakita ko yung puno ng bayabas. Siya ang maraming bunga ngayon. Kaya, yun na lang kinuha ko. Taran! Marami na rin to. Pero hindi ko to yung makukupos. Pagbibigyan ko lang yung pananakam ng panlasa ko. Gusto ko kumain ng maasim. Gusto din ito ng damulang ko sigurado kaysa kasama ko siyang kakain. Pero hindi na naman yung maharap. Ang maharap sa inyo. So, tara. Kain na tayo. Maliliit lang siya. Yung native to. Yung matamis. Maliliit pero matamis. Tara, kain tayo. Sasausaw natin siya sa suka na naman, na may sili na naman. May magagalit na naman sa akin ito mamaya. Tumawag. So, ayan. Kain na tayo. Kain na tayo ng bayabas. Kala ko malambot na siya. Kasi medyo, medyo matigas. Alis ko yung buto. Ipagkindahin ko yung buto. Baka tumubo sa tiyangko. Char. Joke lang yun. Help. Natin yung buto. Wala na. Akala ko samahan na ako ni Damulab kumain. Lumabas na naman. Wala na naman akong kasama. Yun ha. Sarap na. Wala nga lang dito. Hindi ako nahihirapan. Nanood ako ng teleserye sa hapon.
naalala ko nung mga bata kami. Sa compound namin, may mga sari-saring puno ng mga putas na mumunga. May puno ng pero pinakamarami puno ng bayabas. Puno ng bayabas, puno ng santol. Griyabano. Meron pang chesa noon. Alam niyo yun, yung chesa? Chesa ang tawag nila sa amin eh. Yung kulay dilaw siya. Meron pang puno ng bignay. Pero sa dami ng puno, sa compound namin noon, hindi ako natutong umakyat. Sungkit-sungkit lang. Weird niya. Simula't sumula pa noon talag, matakaw na ako sa maasim. Baka hindi kayo maniwala. Nung bata ko, nung nag-aral na ako, simula nag-aral ako, palat ako noon, palat ako talaga, promise. Yung tipong sumali pa ako sa CAT ng 4th year high school sa office, sa mga officer. Natatawa ako kasi nga, nung nag-fill up ako ng form, binasa naman siguro ng commander namin. Sabi niya sa akin, Ms. Pramil, timbang mo to, mukhang buto mo na lang itong natimbang sa'yo. Alanganin sila, nag-officer ako. Kasalanan ko ba? Eh, maliit nga lang ako eh. Ganyan yung timbang ko nun, 4th year high school, 38. Niniwala kaya? 38 kilos? 4th year high school? Pero tignan mo naman ngayon, braso pa lang, panlaban na. Hirap nang magpapayat do. Pero ano, nagpapabreastfeed ako sa anak ko, payat ako. Tama yung sinabi nila na mabilis magpapayat ang nagpapabreastfeed. Kahit ako nung tapos nung kasakit ako dahil sa bato, pumayat din ako nung naman. Ngayon na, kaliko-recover na naman. Pero never pa akong tumaba ng ganito nung dalaga ako.